magandang araw sa inyo, mga kapatid, mga kapwa Filipinos, saan mang panig ng mundo kayo naroon. Good morning po. Alright? And this is Johnny the Bagger para sa ating YouTube channel, JDB Comments Pro Filipino. And always remember this, pagparaho para sa ating bansa, kampi-kampi ho tayo. Okay, naalala ko lang kasi merong isang yellow turds na nagtanong nito. Bakit, ha? Bakit ganun pa rin ang suporta ng mga tao kay Duterte? Nakita ko 'yan sa Twitter. I think that was last week. Tinatawanan ko lang at kanina habang naglalabakot nakikinig ako dun sa video na shinare nito ni Lenny Miyagi. Yung black and white pa nga yun eh. Regarding dun sa mga exchange students at saka yung shinare ni Armando Capitana regarding dun sa communist threat. That was 1956 video. Panahon pa niya, magsaysay, if I'm not mistaken. Naalala ko ngayon, naalala ko yung tanong na yun. No? Bakit mahal na mahal pa rin? Yun ang tanong eh. Bakit mahal pa rin ng mga DDS si Duterte? Hindi ko pinatulan yun kasi ang bobo ng tanong. Yabang eh, no? Hindi naman, sabi nga eh, galit ang bobo sa kapwa bobo eh. Oh. Kaya hindi ko pinatulan. Ha? Kasi ako, DDS yan eh. Di natural mahal nila, Presidente. Kasi nga DDS sila, manapasanay sinabi na lang nila, bakit mahal pa rin ng mga BBM supporters si Duterte? Aba, papatulan ko yung tanong. Di ba? Eh ngayon, pinatulan ko na. Ah, kasi ito eh, nagtataka naman din talaga silang lahat at ang marami na, bakit nga ba walang nangyayari yung survey? Meron kasi recent survey, di ba? Na kung saan mataas na naman yung rating ng Pangulo. Sabihin nga natin magbabababa man yan, pero wala pa rin mapakapantay sa kanila. No? Dahil pataas, pababa, ganyan lang yan. Mataas pa rin. Imagine magkaroon ka ng 90 mahigit. Ha? Anong sabi ni Stephen Sacor? Ha? Again, Stephen Sacor, dyan kay Trillanes. Ha? Sinasabi ni 87 lang ang rank ang nakuha ng Pangulo noon. Sabi niya, you know what, Mr. Trillanes? Sabi niya, you know what, Mr. Trillanes? Here in the West, if the politician got like around the 40% or 60% approval rating, this is already a hallelujah for them. Totoo naman yun, nag-hallelujah na sila, maka 40% lang sila ng approval rating mula sa taong bayan nila. Eh, ito pa ang presidente, kaya sabi sa kanya, it sounds to me that you are the one who is out of tune. Di ba? Oh. Kasi ang daming effort niyan, tantag kuda ng kuda, proudly present sa pagsisinungaling, paninira sa gobyerno, pagdi-discredit sa mga government projects. E putra guys, ang taong bayan, dumadaan doon, nakikita yung construction, yung bang traffic diyan sa A. Bonifacio, sa Araneta Avenue, ha? Nung ginagawa yung skyway, meron ba nag-post sa FB na nagwawala mga grupo ng tao, nag-rally laban diyan sa traffic? Hindi ho. Nakikita kasi natin ng taong bayan ang kalalabasan nito. And they know, we know na this is a long overdue project ng gobyerno. Bakit hindi pa tayo matuwa, hindi pa tayo magtiis, magsakripisyo? At kung hindi lang din naman importante ang lakad, bakit ka padadaan dyan sa lugar na yan? Diba? Alam na ng tao kung ano yung magiging stand nila. Nagdating naman dito sa Manila Bay, look at the Manila Bay. Diba? Isinuko na ng maraming presidente yan. Ginawa ng ano yan? Ginawa ng gatasan ng popularity yan. Ginawang beer house. Kaya nga ako nasasaktan ako pag sinasabi dyan sa Manila Bay na yung mga illegal na tagas, yung mga establishment na nakakonekta dyan, may papasara, mapipenalize. Hey, mga estupido kayo. You should know, you should study the history first. Baka murahin kayo ni Atty. Larry Gadon na sigawan kayo mga bobo kayo. Hindi ho illegal yung mga connection nila. Those are legit connections. Ang illegal po rito, yung dating administrasyon. At yung administrasyon din ngayon na nagbigay ng permit sa kanila para ho sa kanila sewage system prior to the Manila Bay clean up. Look at this, mga kababayan. Why I include the current administration ng Manila? Kailan ba nagkaroon ng clean up sa Manila Bay? That was 2019. Diba? Anong petsa yun? Tapos yung tawag dito,
Pagkatapos ng clean up na yan, yung mga tamang negosyo dyan tinatayo, di ba nakakakuha sila ng permit? Oh, hanggang sa dumating na yung point ng nag-clean up and then itong mga drainage system na yan, chinek ng maigi, ah, para masiguro talaga matrace nila ang problema, walang nagbibigay ng ano, ng blueprint, ng plano, kung nasaan ang connection, saan dumadaan. So hula-hula ang ginawa tuloy, talaga certain effort ng Laguna Lake Development Authority, ng ano, ng MMDA, mahanap yung mga linya na yan. Oh, in fact, napinsala pa nga itong aristocrat. Bakit? Ang aristocrat ba naghukay ng kalsada, tumawid doon para ibuga yung mga tubig nila sa dagat? Hindi. Oh, they got the permit, di ba? So ibig sabihin, they're doing right based on the existing procedures ng ano, ng city government. So, tinawag na lang silang, tinuring na lang silang nagkamali, no? Para lang mapagtakpan yung pagkukulang, no, ng administrasyon diyan sa Maynila. Oh, at salamat naman din sa Diyos na ayos na yan. Back to business sila. They complied with, because business is always complied with, or else they lose their business. They lose their more money. Di ba? Kawawa empleyado. Oh, kaya ako nasasaktan ako doon. Oh, so ngayon, ang ganda ng Manila Bay, lalo pang gumaganda. Nagkaroon ng beachfront. Oh, putak ng putak itong mga grupong akbayan, yung grupo ng mga pamalakaya. Oh, putak ng putak sila. Pero ang taong bayan ba sinuportahan sila? Hindi rin. Pinagtatawanan nga sila ng mag-rally. Nag-rally nung una, may vlog tayo noon, lilima. Yung cameraman nila, yun na rin yung director nila. Oh, tinuturo yung gagawin, paano mag-thumbs up, mag-ganon, paano mag-ganyan, mag-thumbs down. Oh, habang hawak yung camera, may nakakuha ng video. Salamat ni vlogger. Oh, di ba nakuha yung kanilang, nakuna yung kanilang hypocrisy. Oh. Pero ang taong bayan, pumunta ba doon para ikundina yung proyektor? Hindi, sabi ng taong bayan, putang okay na kami, kahit hindi puti buhangin dyan, happy na kami. Mahalaga luminis ang Manila Bay, hindi na mabahong katulad nung dati. Bakit nila minumura si Atienza? Because they saw what Atienza did. Diba? Bakit binuboljak ni Atienza si Duterte, si President Duterte? Oh. Because of political popularity. To make it appear that he is like a hero. Diba? Ngayon, itong mga vlogger, like sila, sila Pab, na ang bababaw ng... Pero may presidente lang, nakapulot sila ng 2015 dead picture for 2016, ha? Natutulog, nakakulambo. I remember na there was an instance na yung pinakita ng media, gaano ba nung mabait pa sila kay Duterte? Gaano ba kasimple ang buhay ng presidente na to, ng mayor? Pinakita nila pati tulugan. Eh, kaya nga ito si Joshua kanina, baka gustong makita tulugan namin. Eh nandito lang ho sa tapat ko. Tulugan na namin. Because my house is just two steps forward, two steps backward away from each other. From each corners. Ganun lang ho kaliit. Oh, eh, tawag dito. Ngayon ho, ginagamit na nila na wala presidente. Nasaan ang Pangulo? May paninira na naman. Diba? Hashtag nasaan ang Pangulo? Samantalang hindi naman kailangan ng Pangulo pumunta rin sa mga lugar-lugar para mag-rescue. He sent his men. Diba? Oh, hanap nila. Oh, wait, bakit si Robredo wala doon sa lugar? Bakit wala doon si Nadrillon? Wala yung ibang mga yellow ill-wishers. Diba? Yan ho yung mga susi, mga kababayan. Bakit nagkaganito ang survey ng Pangulo? All time high, ika nga. Diba? Nananatiling malakas, nananatiling mataas. Oh. Diba? Pinagtatakahan nila yan. And then the answer to their question, ang sagot ng mga loko-loko, yan namang survey company na yan, False Asia. False Asia yan eh. Bayaran yan. Sagot naman ng iba rito sa ano, dito sa may dragon yung Publicus. Ay, hindi, ano yan, Dot? Duterte, ano yan, DDS may-ari niyan. Bayaran din yan. O, di ba, wala nang hindi bayaran, ba't hindi kayo mag-survey? Then they created a bogus page. Maraming member dito sa akin doon, nakikita ko eh, Run Sara Run. O, nagkaroon ngayon ng survey doon. Ha? Anong nangyari? Like, the result was incredible. Ha? Lenny Robredo got like a 22,000. Why Sara Duterte got only 4,000? So sabi nila, ito ang tunay na survey. Nawalang iya naman kako. But if you look at the posts, makikita mo rin maraming mga paninira, maraming mga tira, yun doon talaga sila nag
sa madaling salita, hindi lang ho nila infested yung pages, kontrolado pa nila yung pages. I posted so many videos, pictures against Lenny Robredo. Wala namang naaaprubahan. If I posted about Manila Bay, ayun, naaaprubahan. If I posted about my dog, our cats, aba, naaaprubahan. Oh, kaya sabi ko, teka, alam ko ng galawan nito. Aayunan ko kayo, tapos mamaya kikilitin ko utak ninyo sa mga replies, mga responses ko sa post ninyo. Diba? They tried to manipulate the social media, so they infested. Doon sila naglalaro. They infested Twitter. Oh, sa Twitter. Doon sila sa Twitter. Oh, nandun si Francis Baklaan. Si Francis Baklaan. Oh, yun. Kapag kinontra niyo po mga kababayan si Francis Baklaan, wala na kayong makukuhang information sa kanyang katarayan. So what I did, I always go with the flow. Minsan pinupusuan ko pa para ganahan yung bayot. Tapos nandun din itong mga artista, yung mga CEO ng mga maliliit na kumpanya, na kontra-kontra Duterte, nagpapatrending lang naman, di ba? Para magkaroon ng advertisement ang kanilang TikTok, o ang kanilang YouTube, magkaroon ng pera, kumita, dagdag income, di ba? At the expense of Duterte. O, yung mga discarding bulok. O, kapag pinatulan mo naman yung mga tanong nila, hindi naman makasagot halos ng matino. Kung sumagot man, suntok sa buwan naman yung sagot. May mura ka pa kaagad na may backup agad na mura galing dun sa mga troll accounts nila o tawag dyan ng mga YouTuber, ninja accounts. For example, ako, meron akong channel, this is the JDB Comments, so meron din ho akong gagawing mga channel pang mga bogus. But those are verified channels. Nakakapag-comment, ganyan. Pero, ang purpose ko noon is to attack. Di ba kung sino yung sisira sa akin, kung sino yung babangga sa akin. Pwede kong gamitin din yun pang-atake ng ibang ng kapwa ko. No. Diba? Pero ang taong bayan, ano ba kasi yung nakikita ng taong bayan? Diba? Project. Where, sabi ng taong bayan, we're okay with the project. There's traffic. A traffic jam. Habang ongoing yung ano. We're okay with the traffic. But just going to avoid that place. If it's not essential, nadadaan ng galakad ko, dadaan dyan, hindi ako pupunta dyan. Diba? Kung dumaan ako dyan, titiisin ko because I know in the future, makikinabang ako dyan. Ang daming skyway, ang daming mga, diba? O bakit meron nagreklamong netizen? Not even the business people na nasagasaan yung kanilang property dyan, hindi nakipag-awayan, hindi nagngangalngal. Diba? Because they understood this is for the country. This is for the general welfare. At yun ang kailangan. And after all, magbo-boost pa rin ang negosyo nila pag nawala na yung traffic dun sa lugar. So, when it comes to West Philippine Sea, I already explained a while ago. Di ba? So, ano yung nangyari? What's happening? Bakit maraming kababayan natin? It seems to be they're okay with what's happening in Manila Bay. With what's happening in West Philippine Sea. Diyan sa mga dagat natin. Kasi lalo yung mga alam nila yung nangyari dati, yung mga kasaysayan yan. Ang nagtatanong kasi dito, yung mga tao na newly nagkaroon ng interest about politics. So, yun lang yung mga nagtatanong dyan eh. So, pero if they realize what exactly happened, and they should know, di ba? Ganun pala nangyari. Kaya pala ganito na yung situation natin dito. So, di ba? Ganito pala. Kaya pala mahirap nang magpaalis. Bakit hindi halos na tayo pinapansin ng Chinese militia, ng kanilang military team, kasi wala tayong kakayanan man lang tapatan sila or ibuli sila. Ika nga, sa kasabihan, if you cannot beat them, then huwag mo na silang asarin. Baka kagating ka niyan. Parang aso lang yan eh. Nandyan yung aso, gusto mong kunin yung isang bagay na pinaprotektahan niya. Iniwala ka ngang bato, niwala ka ngang pamatpat para i-counter yung aso na yan, para patinuin yan. Diba? Anong gagawin mo? Di magpakabait ka sa harap ng asong yan or else butas ang salawal mo. Diba? Until such time na makakuha ka na ng pang-dog diplomacy mo sa kanya. Meron kang patpat, pamalo, panakot sa kanya. Meron kang batong panghapokpok ng ulo niya. Diba? Kapag ka worst comes worst. So, yan yung
nakikita ho ng taong bayan, naiintindihan, in short, naiintindihan ng taong bayan what exactly happening in our country, the sacrifices. Imagine ha, yung mga pasaway, even the pasaway, hindi naniniwala sa COVID, sila nagbibigay ng mataas na approval rating. Yung may mga kamag-anakan ng mga namatayan ng mga addict, namatay dahil sa war on drug, yung mga nanlaban, naiintindihan nila and they are thankful na nawala na sa landas ng pamilya nila yan, napasaway. Kasi they know time will come, itong hirap pag tumigil ka sa call center. Time will come, sila naman yung babalingan yan, sila naman yung peperwisyuhin. Diba? Binigyan na nila ng pagkakataon, nirehab ng nirehab. Hindi pa rin nagpapakabait. Naiintindihan niya ng taong bayan. And in fact, hinahanap nga yung pagpapaigting sana uli ng war on drugs. So anong aspeto pa? Yung sinasabi kanina, na naghihintay lang ang administrasyon na ito ng gagawin. Tama si si Regine. Siguro nga, Reg, naghihintay kung ano ang gagawin ng administrasyong ito, dyan sa mga dilawang pasaway. Diba? Yung mga naninira. Sabi ko nga sa inyo ano ba ang nararapat no karampatan na parusa sa mga yan? The online libel, because they use the technology, the computer, para manira. And they pagkasinano natin ito, it should be based on evidence. Diba? If they're making huge claim against the government, discrediting the government, it should be backed up with huge evidence or evidences. Diba? Without such, nako, that is a libelous act. So kaso niyan, violation ng anti-cybercrime law, specifically online libel. Diba? Pero meron bang sinampahan ng gobyerno ni isa dyan? Wala. Meron lang ritong nasampahan doon sa mga netizens na mga nakisawsaw sa kanila na dismiss din naman ng korte. So, pero itong mga binangyan dyan sa thumbnail natin, yung mga vloggers na yan, ang mga pasaway, meron pa dyan kinasuhan ng gobyerno? Wala rin naman. Kaya nga si Trillanes nga, nagpapaka-vlogger, kasi para hindi rin siya kasuhan. Kasi ginagamit po kasi sa vlogging is the freedom of expression at yung katawiran. Ikaw ay buhay mo yung politics, then your life, it's like an open book to everyone. Di ba? Yan ang ano dyan Yan ho ang isang bagay na hindi iniintindi mga kababayan ng mga dilawan, ng mga utak jibs. Bakit? Nakabara dito, lalo na rito sa baba. Lagi parang makarena yun Pagdating sa puso nila, barado na rin ng evil motive nila. That is why 24/7, abang sila. Tignan mo, hindi lang nag-live ng presidente nung Wednesday. To the netizens, it's alright. Diba? Sabi ng netizen, okay lang yan. Hindi mag-live ang presidente, we understand. Ito na mga tawag dito, mga dilawa na ko, nasaan ang Pangulo, patay na ang Pangulo, buhay pa ba? Diba? Meron, ito si Trillanes, biglang nabaliw. Wala yung kalaun-launan, nag-post ang sabi ni Trillanes, kasi ganito ganyan, ngayon confirm, buhay ka. Okay lang ka magtatrabaho. Diba yung mga ganong katarantaduhan? Those stupid people, they're making fun of themselves. Diba? It's a wrong move. Kung gusto mong magtagumpay sa political career mo, my suggestion is, makipagkaisa ka, reconcile with the government, makipagtulungan ka, hand on hand, mamahalin ho kayo ng constituents ninyo.